Ang karunungan ni Solomon. Ang aklat na ito ay nasulat na para bang si Haring Solomon ang may akda. Layunin ng may akda na ipakitang ang mga katuruan ng kasulatan tungkol sa karunungan ay higit kaysa mga katuruang batay sa relihiyon at pilosopiyang Griego. Sinikap niyang ipaliwanag kung bakit kadalasang mas matagumpay ang mga taong masasama samantalang naghihirap ang mga taong matuwid. Sinulat din ng may akda na makatuwirang huhusgahan ng Diyos ang lahat ng tao pagdating ng tamang panahon. Paparusahan niya ang mga masasama, subalit ang mga matapat sa Diyos ay makakasama niya magpakailan paman. Makapangyarihan at mahabagin ang Diyos. Maipapakita mo ang iyong kapangyarihan anumang oras at walang sinumang makakatutol sa iyong paningin para lamang isang butil ng buhangin na hindi halos makatikwas ng timbangan ang buong daigdig. Para lamang isang patak ng hamog sa umaga sa pisngi ng lupa. Labis-labis ang iyong kapangyarihan para gawin ang anuman. Ngunit mahabagin ka sa bawat kinapal. Pinatawad mo ang aming mga kasalanan at binibigyan mo kami ng panahong makapagsisi. Mahal mo ang lahat ng bagay at wala kang hinahamak sa iyong mga nilalang. Kung hindi gayon, bakit mo pa sila nilikha? Walang anumang bagay na nananatili kung hindi mo kalooban. At walang makapagpapatuloy kung hindi mo nilalang. Ipinahintulot mong manatili ang bawat nilikha, sapagkat bawat isa ay sa iyo. Ang lahat ng nabubuhay ay mahal mo, Panginoon. Ang espiritu mong walang kamatayan ay nasa lahat ng bagay. Kaya unti-unti mong itinutuwid ang mga nagkakasala. Pinapaalalahanan mo at binabalaan sila sa kanilang mga ginagawa upang iwanan na nila ang kanilang masamang pamumuhay at sa iyo sila manalig, Panginoon.